Ngayon ay magluluto tayo ng buttered seafood. Itong buttered seafood na to, bago natin ito igisa sa ating butter, ibubol muna natin ito. Ito ay tatlong different na seafood lang ang gagawin ko kasi ito lang yung available ko. Ito lang yung shrimp, mushrooms, at saka yung tentacles ng pusip. So kung meron kayo ibang mga seafood pa na pala, pwede nyo ihalo. Basta ibubol muna natin bago natin igisa sa ating butter na may ginger at saka garlic. So, pakita ko sa inyo ang ating mga ingredients. At samahan niyo pong muli ako habang ito mga luluto. Pakita ko sa inyo kung paano ako magluluto. Ayan, ito po lahat ang ating ingredients para sa ating garlic, ginger, seafood, boil. So, bago ko siya igisa sa ating butter, ilalaga ko muna siya, iboboil ko muna siya ng mga 5 minutes para ma-half cup na siya, maluto na siya bago natin siya igigisa natin sa butter with ginger and garlic. So, kulang itong ating mga ingredients kasi ito lang yung available ko. Pero pwede na rin ito kasi mas maganda kung mas maraming iba-ibang klaseng mga seafoods para mas mainam siya kainin. So, ito, better na rin po ito. So, meron akong shrimp na devein ko na ito. Tapos, ating mussel. Nalinis ko na yung shell niya. Tapos, ating tentacles na pusit. Okay na rin siya. Nalinis ko na rin siya. So, umpisa na po natin. Ayan, kumulo na po ang ating tubig. Una natin ilagay ang ating tentacles ng pusit. Sahaluin lang. Kaya po siya inuna dahil maano ang pusit natin, di ba? Makunat siya. Kailangan natin siyang ano, tsaka makakapal yung tentacles niya. Yung kanyang mga galamay. So, kailangan muna natin siyang uunahin sa pagluto mga 2 minutes bago isunod natin ang ating mussels at tsaka yung ating shrimp. Ayan, kumulo na po ang ating ano. Sunod naman natin ang ating mussels. Isunod na rin ang ating shrimp. So ayan, ulit natin siyang kumulo ulit hanggang sa magkulay orange na ang ating shrimp. Guys, hindi na natin kailangang timpla ng asin kasi igigisa pa naman natin to sa ating butter. Doon na natin siya titimplahan. Mas maganda kung meron din kayong sweet corn. Pag kumulo na ito, pwede na natin hanguin. Ayan, kumulo na po siya. Pwede na po natin hanguin. Ayan.
Ayun, umpisa na po natin ang pagbabutter ng ating seafoods. Lagay na po natin ating butter. Dapat mahinala yung apoy para hindi agad masunog ang ating butter. Ayun, una natin igisa ang ating ginger. Isusutay lang natin ito ng mga isang minuto lang muna. Ayun, isunod naman ang ating garlic. Ayun, maglagay na tayo ng seasoning. Ang ating asin at saka ground black pepper. Halo lang. Kaya po naglagay na agad ng mga seasoning para pag ilagay na ng ating seafood, pantay yung kanyang lasa. Ayan, pwede na eh. Ilagay na po natin ang ating mga seafood. To 3 minutes, tapos pag naluto na siya, pwede na po natin siyang ilagay sa ating plate. So, after 3 minutes, ihalo muna natin bago natin siya ilagay sa ating plate.